Ya, guys, caterpillar ya. So, yan po guys, busy ako sa or abalang-abala ako sa paghahawa ng may umagaw sa aking attention na isang bagay na aking pinuntahan at tiningnan. Ako ay kumuha ng pamatpat at sinubukan kong galawin at kumuha ng bagay na ito. So ito guys, kung makikita nyo yung kinuha kong kanina ng maliit na kawayang gamit ko ay isang uod o isang higad. Ayun, yung pong higad na yan mga guys ay makatipo yan kapag dumampi yan sa yung kikita yung balahibos na nakapaligid sa kanyang katawan kapag nakadampi nyo sa inyo balat ay tiyak kakating kayo ng turutodo. So tingnan nyo guys, sinusubukan ko siyang pagapangin doon sa stick na hawak ko. Ang nakakamangha dito mga guys ay hindi lang po siya nag-iisa, napakarami po nila. So ayun po guys, kung titingnan nyo, napakarami po yan dyan sa mga dahon. Yun, nag-uumpukan sila dyan, nagtitipon-tipon at ang dami-dami nila, libo-libo. So, yan po pagmamasdan nyo. Nakapandibiring tingnan siya kasi sila kasi ikon sa kapal nila at halos ay punuin nila yung buong paligid. Talagang nakakapang nilabot, meron pala ganito karaming uod. At alam niyo kung saan sila galing guys, ito po sila sa punong kahoy. Ito yung punong kahoy na tinatawag na ilang-ilang paket, pataas sila dyan at gumagapang sila ilang doon pati dito sa mga katabing punong kahoy. Ito sila, dami nila. Kita niyo po guys yung mga kulay abuhin na gumagalaw sila po yun. Akyat pataas po sila dyan sa puro ka. Kita niyo may malaki, may maliliit.
Dami talaga nila, guys. Ngayon din lang ako nakakita ng ganito. Kadaming mga higad sa isang puno. At ang nakakamangha rito. Alam niyo ba na yung dahon ng punong kahoy na nakita niyo kanina ay halos inubos niya ng kainin. At ayan, habang pumababa doon sa punong kahoy, kumakalat sila ng kumakalat. Ang iba naman yan ay bumabagsak na lang galing sa taas ng punong kahoy kasi hinihipa ng malakas na hangin. Kaya kung nakatapat ka doon, maring bumagsak kayo sa iyong ulo, sa iyong katawan at kailangan ka malay-malay, ikaw ay bibigla na lang kakatiin ng napakatikati talaga. So yung pong puno, guys, yung tawag sa amin yan dito, tangid. Yan ay puno ng ilang-ilang. Yan pati nga din sa dahon. Kikita yan, puno yan. Hanggang taas pababa sila. Kung titignan nyo yung dahon yan, ayun, halos wala na. Minubos na nilang kinain. Yung dahon, mga dahon ng punong kahoy na yan. At maaaring ito ay nagsisipagbabaan upang lumipat ng ibang punong kahoy. Mayroong makakain mga dahon na gustong gusto nila. Kaya ngayon, nandito sila sa nagsisipagbabaan sila. Maaaring maghahanap sila ngayon ng ibang lilipatan. Napakarami nila, guys. Nakapandidiri silang tingnan. Ninyo yung balahibo na nakapaligid sa kanan. Yun po, pag lumampi po yun sa inyo, nako, talagang kakanda bukol-bukol yung katawan sa kakakamot. Nandiyan sila ngayon sa dahon ng yung taro, yung wild taro. Nandiyan sila. Ang kalaparan ng dahon yan. Kitang-kita mo talaga sila. Oh. Nandiyan sila sa stem ng taro. Magapang sila. Wala mga kakaisang isip sila na kakaisa sila ng isip kung saan sila pupunta. Siguro meron lang silang pinipiling dahon na gustong gusto nilang kain. Hindi naman nila kinakain yung dahon na yan, yung mga kinakain ng mga dahon.
niya siguro yung dahon ng ilang-ilang. Isa yun sa masarap na pagkain para sa kanila. Yung dahon kaya halos naubos na. Kahit saan sila gumagapang, ang dami talaga, halos kalat na yan. Tingnan nyo yung sakana yun, oh, halos puno yun, oh, tingnan nyo mga parang ako yun, mga kumikilos yun, halos puno yung sakana. Hindi ko lang alam kung sa susunod na mga araw ay nandito pa ito sa lugar na ito o baka lumipat na sila yung kanilang lugar, nakatagpo na sila na lilipatan nila na doon naman sila magsisipangain ng kanilang pagkain na dahon. Tingnan mo, parang nagkakaisa sila ng isip. Saan sila pupunta? Kita itong mga ugod, parang magkakaisa. So, yan po guys. Sana na-enjoy nyo ang panonood nitong mga insektong ito.